Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalataya ang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagalob mo ang aming maidangal, ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng puon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig
na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay silang dito sa San Sinukob, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay. At nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo, ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, ang lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsatayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sabagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sabagkat sa akin, magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sabay-sabay nga po tayo mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang pinakaunang dasal at pananampalataya na natutunan natin at dapat nating itinuturo sa mga bata. Di ba, naalala niyo pa ba nung wala ka pang kamuang-muang, sasabihin sa iyo ng magulang mo, o anak, o dasal na tayo ha, o let's pray. O dapat nakaganito pa ha, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O, tulog na. Pag kaya nang mag-memorize, kaya nang magsalita, o, Angel of God, may ang banal na santatlo na ating ipinagdiriwang ngayon, ito ang pinakapundasyon, ito ang pinakasentro ng ating pananampalataya, ng ating pagiging Katoliko. Sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus, ipinapahayag natin sa lahat na makakakita sa atin na tayo po ay nananalig, na tayo po ay sumasamba sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Tatlo man ang persona, tatlo man ang pagpapakilala, pero iisang Diyos pa rin. Malinaw? Alam ko, may hirap unawain. Pero ito ang ating dapat na panghawakan. Hindi man natin lubusang naiintindihan,
pero panghawakan mo, isabuhay mo. Kahit maraming mga ibang relihiyon o ibang sekta ang patuloy na kumikwestiyon sa ating pananalig o pananampalataya sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona, okay lang yan. Dahil kung tutuusin, kapag nakikipagdebate sila, kapag kinikwestiyon nila ang ating pong pananampalataya sa tatlong persona na may iisang Diyos, tama naman po sila. Pag sinabi po nila, wala naman sa Biblia yung banal na santatlo, yung Holy Trinity. Wala yan sa Biblia dahil wala talagang salita na nakasulat sa Biblia dyan. Kahit balibaliktarin mo pa, from first page to last page, walang nakalagay, manalig kayo sa banal na santatlo, sa Most Holy Trinity. Wala po yan. Kasi kapag nakipagtalo ka at giniit mo yon, eh mali yung magkaiba kayo ng wavelength. Mas mahuhulog ka lang. At lalo tigit, malilito ka lang to the point na makukumbinsin ka, oo nga no, wala nga pala talaga sa Biblia yan. Pero mismong sa Ebanghelyo natin, ang poong Jesus Nazareno ang nagsasabi na ako, yung lahat ng sinasabi ko nang galing sa Ama at lahat ng sasabihin ng Espiritu Santo nang galing sa akin na nanggaling naman sa Ama. Malinaw po ba kahit papano? Mayroon tayong Diyos Ama na nakakaalam yung taas ng kanyang karunungan na binanggit sa unang pagbasa, no, sa aklat ng kawikaan, yung kanyang paglikha. Hindi maaabot ng tao kahit gaano kapakatalino. Kahit ano pang mga laudi-laudi ang matanggap mo. Kung may matuklasan tayo tungkol sa Diyos, baka katiting lang yan ng kung sino talaga ang Diyos. Mayroon tayong Diyos Ama na dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, nakipamuhay sa atin. At mayroon tayong Diyos Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa atin. Tatlong persona, pero iisang Diyos. Isa lang ang Diyos. Tandaan niyo po yan, ha? Isa lang ang Diyos. Pero sa ating pananampalataya, itong Diyos na ito ay napakilala at kinikilala nating Ama, Anak, Espiritu Santo. Huwag mong ikahiya. At ibalik mo ang, no, ang iyong pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi man mamutawi sa iyong bibig ng lantaran, pero gawin mo ang pag-aantanda ng krus nang hindi ka nahihiya. Dati po, pag dumadaan sa simbahan, mag-aantanda ng krus. Sasakay ng sasakyan, mag-aantanda ng krus. Kung ano man ang gagawin natin, bagay tayong nagdadasal sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Bago kumain, ano ang gagawin? Magpipicture na muna. Huwag niyo ikahila, lalo na sa mga kainan. Dahil maraming tao dyan. Yung iba, naghihintay lang na may manguna. Kapag mayroon silang nakitang hindi nahihiyang magpahayag ng pananampalataya, gagayahin na nila at makukumbinsi rin nila. Pero kung ikaw, deboto ng Nazareno, nagsisimba lagi, pag oras ng pagkain, halos itago ang ating pananampalataya. Nawa, panindigan natin ito, isinilang tayo at mamamatay tayong nananampalataya sa iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen?
Tumayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok-lok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, panatag sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo, nagsusumamo kami sa iyo, Ama. Tulungan mo kaming maging bukas sa paggalaw ng Espiritu. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa diwa ng iyong pakikinig, maging halimbawa nawa ng katapatan at salamin ng iyong pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan sa lahat ng mga mananampalataya at ng mga taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Pukawin mo ng iyong walang hanggang pag-ibig ang mga pinuno sa nasyonal at lokal na antas at kaming mga mamamayan. Pangalagaan at isulong nawa namin ang kapakanan ng dignidad ng bawat tao sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Tulad ng iyong pagiging iisang Diyos na may tatlong persona, makapagtamunawa ng mapagmahal na ugnayan ang bawat pamilya. Mahalin nawa ng bawat asawa, magulang at ng anak ang isa't isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Upang patuloy na lumago ang basic ecclesias communities sa ating bansa at yakapin ang hamon na bumuo ng mga BEC ang mga pamayanan sa pamamagitan ng Eucharistia. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang mga mahal naming yumao. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa lupain ng Diyos na
tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay dinaiba sa pagka-Diyos mo. Ano pa't kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kung kaubahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, tumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa araw ng BEC. Diyos sa bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano bilang lugar at pagkakataon upang maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumami kami na maging sa gitna ng pandemya ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya, at magsikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samoy dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Happy Independence Day din po sa ating lahat. No? Araw ng Kalayaan, June 12, at nawa patuloy nating isabuhay ang kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ng may pagsunod sa kanyang mga utos. Lalo tigit, ang kalayaan ay matatamo sa pagkakaisa na nagmumula sa pagmamahalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.